Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo umuulan-ulan na mga kababayan ko. Ano na tayo eh, nasa gitna na tayo ng Mayo. Umanda na tayo kasi according to PAGASA, katapusan ng Mayo, medyo ulan-ulan na yan. And then June, doon na. At saka, naku, wag sana. Kasi pagdating ng October, November, andyan na yung ano eh, mga bagyo eh. So, sana mahina. Mga kababayan, ang topic ko ngayon, tungkol dito sa amampulo issue na to. Yung nag-buyout daw, di umano, si President-elect Bongbong Marcos. Parang victory celebration ba? Hindi ba nanalo si BBM? O ito, may mga anti-Marcos, mga kakampings, na nag-post agad. With all due respect kay Mr. Pangalan nito, kay Odi Gemora, aktor to eh, na anti-Marcos eh. Sabi niya, sa Twitter niya, I think Twitter to eh, there go our taxes. Yung sabi niya, no. O granting lang ha, kung talagang doon sila BBM magse-celebrate. Sibilan pa naman siya, di ba? May magbo-blow out ba? May gagastos pa? Pero mga kababayan ko, fake news to, hindi totoo. Ultimo yung, I think, anak ni, ni Rason, ang pangalan, Katrina Rason, na dininay niya na walang ganun na reservation na ibabuy out kung ilang araw yun sa Amampulo. Mr. Gemora, baka gusto mong, ito, babasahin ko muna yung sinabi mo ha. From my inbox, BBM has booked the whole island of Amampulo for his victory party. The days of MLDP, your and opponents are back. Napahiya ka ba rito, Mr. Gemora? Ano? Mahili ka pala sa cheese? Buti na lang, hindi ako tinapik yung mga itong nakaraan kong vlog. Hindi tayo sigurado kung totoo ito, hindi eh. O tinan mo, kuryente ka, Mr. Gemora. With all due respect, baka gusto mo mag-apologize. Saan nang galing yung information mo? Sinong source, resource person mo? Alam nyo ba mga kababayan, makwento ko lang ha, hindi pa ako nakakapunta dyan eh, mahal dyan eh. Alam nyo ba per night dyan sa Amampulo? Nagre-range siya ng $1,200 to $1,900. Mga $2,000 na. Nagre-range siya ng 60,000 pesos per night to 95 pesos per night sa Amampulo. Bukod pa ang pagkain dyan. Meron nga nag-post eh, yung menu. Saan ang galing yung menu nun? Na meron nga nun turon. 750 pesos ang isang turon sa Amampulo. Oh. Eh siguro naman hindi naman gagawin ni BBM to. Lahat ng tao nakabantay sa kanya. Lalo-lalo ni mga anti-Marcos, mga kakampings. Bawat kilos, batikos. Oh. Mr. Gemora, baka gusto mo mag-apologize. May pagkakataon ka pa. Sinong resource person mo? Ako pag tumama ko sa ano eh. Sa lottery, pupunta ako dyan eh. Buong pamilya eh. Pati mga kamag-anak ko sa Amerika, pahuputin ko rito, mapunta lang dyan kami. Tinan mo, 95,000 pesos per night. Oh my God. Eh, ang drinks dyan, mahal pa. Dito nga sa atin, sa Manila, sa hotel, ang isang baso ng iced tea, 400 pesos. Hindi kasi exclusive tong Amampulo to eh. Pinupunta ng mga Hollywood superstar to eh. Mga Hollywood stars. I think nakabutan na si Mariah dyan eh. And then, sino pa? Si Mayweather, I think, nagpunta na dyan. At iba pa mga Hollywood star, nakabutan na dyan eh. Sana man lang, bago kayo mag-post sa Twitter nyo, kailangan, i-verify nyo muna kung totoo ba to o hindi. Diba? O granting kung totoo nga eh, pero para sa akin ha, kung talagang totoo ito, maski libre, maski nilibre si BBM, ako hindi ko tatanggapin. Kasi may sasabihin pa rin ang mga tao niyan eh. Ay, naku, kahit libre, napakamahal naman yan.
Dapat itulong na lang sa taong bayan eh. Oh. Mga kababayan, hindi totoo ito. Dininay ito ng ano ni Katrina Rason. I think correct me if I'm wrong, ah. Parang ang may-ari nito is si Enrique Rason. Ay mayaman 'yun, 'di ba? Exclusive na island 'to. Oh. Eh kung totoo man, so what? Ang problema lang yung mga ano, yung public opinion. Hindi naman maganda talaga 'yon, 'di ba? Salamat naman kay BBM na hindi niya tinanggap 'to. Eh kasi siguradong dagok sa kanila 'to eh. Again, with all due respect, Mr. Odi Gimora, bago sumo mo apologize na nagkamali ka sa posting mo. Asa nga pala, ang Twitter pala, 40 million ang mga supporters ni Lenny Robredo dyan, ha? Pasensya na, ha? Eh, kayo nag-uumpisa niyan, eh. Nag-re-reach out na nga kami para okay na tayo, magkabati na tayo, eh. Ginugulo niyo pa rin, eh. Pasensya na po, ha? Mr. Gimora, ano? Magsasorry ka ba? Pipitsugi lang akong vlogger, ha? Pero itong opinion ko lang, eh. Ha? Magsorry ka. Tatanggapin namin. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update ka sa aking mga video. Salamat po. Think before you click. Bye!